Cafe 400. Kaya pa, hindi pa mainit. Van na La Grey. Daddy Legend, kagabi lang pinag-uusapan namin kayo eh, dahil nandun kami sa Ride PH kagabi. Sabi, kilala ko sila, sila Daddy Legend. Sabi ko, kapit-bahay ko lang yung mga yun. Ngayon lang ko sumali dito eh, ang init oh. Grabe. Kami every year? Hindi, kaya ko na ngayon. Tsaka dati, di ba wala akong motor na klase? Paristo kayo ng ano? Kailangan ba? Kailangan ba? Para may giveaway ka rin. Halaw, kape? Hindi, andun yung kape. Saan? Sa likod. May mga tinapay pa. Sige, hanapin si Daddy ha. Hanapin si Daddy. Thank you.
Pinag-uusapan ka namin doon sa right pitch. Bakit? Eh kasi nag-iimbita sila rito. Tapos marahan sila, marahan. Sabi ko marahan eh. Tiga Marikina kami. Diba doon kayo kay ano? Doon kayo tumatambay kay Kuno ha? Ano si G? Kuyat. Okay, sa right pitch mamaya. Mamaya, nandiretso lang sa dulo. Para isang bisan lang. Kaya nga eh. Ando na ako kahapon. Ay boss! Official! Official ka! Dagat ng rider, parang dagat ng mga rider. Alas 7 na. Pangalawang beses po natin dito sa Kaintan.
English gentleman's ride. And hopefully, this will not be the last. Yes, I think bumabalik na naman ang sigla. I would remember 2019, brother. 1,400 riders na nasa from Pasay, nasa EDSA na tayo. Meron pang mga naiiwan sa bahay. Ganun po kalaki ang Manila. And right now, hindi lang sa Manila nagra-ride. Who are riding in Laguna, in Tagaytay, in Batangas, and Lucena City. Yan. Nagtatanong sila sa akin yung mga tropa kanina. Bakit daw hindi ako sa Batangas? Bakit daw hindi ako sa Tagaytay? Nandito po ang puso ko eh. Kasama ko eh. Babalik ako dito sa Cavite, dito sa Manila to celebrate and participate, distinguished gentlemen's ride. Sa mga bagong sasama po sa pagtitipong ito or sa paradang ito, alalahanin po natin, may mga regulasyon po tayo habang tayo nagbomotor mamaya. Kapatid na Remy, Boss Remy, yung speed limit, observe it. Yes, of course. And no showboating. Ano ba yung showboating? Wala magpapakita kilas. Huwag na mag-wheelie. Wala na pong wheelie-wheelie. Wala na pong magpapakita kilas. Lahat po tayo dito nagmo-motor. Hindi na po nakaka-impress na magpakita kilas. Mas maganda po ay sumunod po tayo sa traffic at saka sa ride natin dito sa DGR. Respetuhin po natin ang isa't isa. Respetuhin po natin ang mga kasabay natin sa karasada. Respetuhin po natin ang traffic regulation ng Luzon or ng bayan ng Cavite at bayan ng Quezon City para po patiwasay tayo makarating sa dulo ng parada ngayong araw. At hindi lang yan, brother. Alam mo ba na para maging smooth ang ride na ito, dito po ang ating kapulisan para po kayo po tayo. At hindi lang po yan, pero po tayo sa mga especially mga bago pa lang, first time nila. Meron po tayong DGR marshals na magka-guide po sa traffic sa buong ruta po na.
muli. Ang tagal nating hindi nagkita-kita, picture naman dyan! Mag-video na yung mga vloggers natin. Kung gusto nyo mag-TikTok, bahala kayo. Pero sisiguraduhin nyo po, mag-rehydrate po kayo. Medyo mainit po yung biyahe natin at feel ko po na lahat po hindi pala halos, lahat talaga pawisan. Thank you all. Or if you got Gatorade or anything like that, make sure that you rehydrate. Brother Lyle, ang init! Woohoo! Yes, sir. Thank you. Wait, dalawa? Yeah. Thank you.